mga sugi! Pili na ng pili at patapos na ang ating midnight sale! Sambit ng 25 anyos na si Aini sa isang masiglang boses. Kailangan niyang galingan ang pagsisales talk sa kanyang live selling room sa isang app para makabenta ng kanyang mga produkto. Nagbebenta si Aini ng mga damit na siya mismo ang nagtatahi at nagdidisenyo. Ginagamit niya ang kita upang mag-donate para sa isang ampunan kung saan siya inalagaan at kinupkup noon bago pa man siya inampon. Sa kasamaang palad ay umao rin ang mga nag-ampon kay Aini. Pero ipinamana sa kanya ang mga ari-arian nito. At sa tunay noong anak na si Aiza na 13 years old, silang dalawa na lang ang magkasangga sa buhay. At bagamat hindi ganun kayaman ay nagagawa pa rin tumulong at tumanaw ng utang na loob sa pinanggalingan. Si Zephyr naman ay 26 anyos at siyang CEO ng Amore Fashion Company na kung saan ang produkto nila ay uso at trending ng mga kasuotan. Maganda ang pamamalakad ni Zephyr sa kumpanya. Kaso nga lang ay naiirita siya sa kanyang kuya kapag nauwi siya sa bahay galing office. Napakarami kasi nitong suggestions at minsan ay hindi na alam ni Zephyr ang uunahin. Upang mapakalma at magkaroon ng katahimikan ay napag-isipan ni Zephyr na tumira sa isang bahay na kung saan ay malapit rin sa kanyang kumpanya. Napadpad si Zephyr sa isang subdivision at yun lamang ang pinakamalapit at matinutino na maaari niyang upahan. Magkakalapit nga lang ang mga bahay pero sa tingin niya naman ay disiplinado at may respeto ang mga kapitbahay niya dahil nga sa malaki din itong subdivision. Si Zephyr at Aini ay parehong busy at wala nang panahon na makipag-actual date kahit na kanino, kaya naman ang buhay nila ay puro lamang trabaho. Hanggang sa isang araw, may napanood si Zephyr na isang vlog tungkol sa mga dummy account na nagkakatuluyan in real life. Puno ng kuriosidad at pagkabagot ay naisipan ni Zephyr na gumawa ng isang dummy account. Ano kayang magandang pangalan? Tanong ni Zephyr sa kanyang sarili. Nakakita naman siya ng saging. Banana. Natatawang sambit niya at kasunod nga noon na isang saging na pinikturan niya ang ginawa niyang profile picture na inedit niya pa at nilagyan ng kamay at mata. Si Aini naman ay napilit din ng nakababatang kapatid na gumawa ng dummy account. Ate, sige na, gumawa ka na ng dummy account. Malay mo makahanap tayo dyan ng magiging kuya ko. Ayaw mo naman makipag-blind date so online na lang. Naku Aisa ha, tantanan mo nga ako, ayaw ko nga magka-boyfriend. At isa pa ang bata mo pa, saan mo naman nakukuha yung mga pinagsasasabi mo? Sus, bahala ka ate, maunahan pa kita, may crush pa naman ako sa school. Subukan mo lang, hihilahin ko yung bangs mo, babala ni Aini. Natahimik naman si Aiza at napanguso na lamang sa isang sulok habang pinapanood si Aini na nag-aayos ng mga orders. Pero paano ba yung dummy account na yan? Biglang tanong ni Aini na nakapagpaningning sa mata ni Aiza. Ganito ate, akin na yung cellphone mo, igagawa kita. Binigay naman ni Aini ang cellphone niya sa kapatid. Ayusin mo ha. Opo ate, pero teka, ano bang ipapangalan natin dito? Ah, alam ko na, dahil mahilig ka sa mani, Peanut na lang. Pwede naman. Tapos syempre, ang profile picture mo ay cute na Peanut din. Okay na, tapos na? Teka ate, mag-add muna tayo ng 5 friends. Ito, si Banana, magkahawig kayo ng concept ng profile. Sige, add mo. Ayan, okay na ate, gawa na ang dummy account mo. Nako, sandali, magsiset up na pala ako para sa live selling ko mamaya. Mamaya ko na lang yan iisipin. Tumango naman si Aiza at nagulat ito nung inaccept ni Banana ang friend request nila. Inistock agad ni Aiza ang account at nakita na bagong gawa lang din yun. Pero hindi naman nakatago sa profile info noon na ito ay male. Nakalagay pa ang birthday at year. Nagko-compute sa daliri si Aiza at napagtanto na kung lalaki talaga yon ay hindi naglalayo sa edad ng kanyang ate. Minessage agad yun ni Aiza ng hello at saka binura agad para hindi makita ng kanyang ate. Matapos na mag-live selling ni Aini ay dinampot niya na ang cellphone niya sa mesa na iniwan ni Aiza. Hi? Basa ni Aini sa chat ni Banana. Nalingit sa kaalaman niya na nauna na kasing nag-chat ang kanyang kapatid. Nice name, Banana. Reply ni Aini. Ikaw din, Peanut. Reply naman ni Zephyr. Na siyang si Banana. Anong ginagawa mo dito?
Mukhang bago lang din yung account mo ah. Tanong pa ni Aini. Wala lang. I have no time on socializing outside eh. Kaya dito na lang. Yung sa'yo din ah. Bagong gawa. Ah, yeah. Napilit ako ng kapatid ko eh. Ilang taong ka na ba? Pasimpleng usisa ni Zephyr. 25. Tanda ko na para sa dummy account, no? Ako nga 26 eh. Reply din naman ni Zephyr na may haha emoji. Bakit pala banana ang name mo? Siguro dati kang onggoy, no? Eh di sana monkey na lang ginawa kong profile. Saging lang kasi ang nakita ko. Nagmamadali akong gawin tong account. Ikaw nga peanut eh. So dati kang mani. Mahilig ako sa mani. Reply ni Aini na may nag-iirap na emoji pero natatawa. Nako ate, iba na yung ngiti mo ah. Wala pang 2 hours. Natatawang sambit ni Aiza nung mapadaan yun. Kasalanan mo naman, huwag ka nang kumontra. Sagot naman ni Aini sa kapatid niya. Napatingin naman si Aini nung may mag-pop up na naman na message. Are you a girl? Message na mula kay Banana. Oo, ikaw ba? Are you a boy? I'm a man. Reply ni Zephyr at napangisi. Samantalang si Aini naman ay napangiti. Ano ba tong pinagagawa ko? Online to, hindi naman ako dapat nagtitiwala basta-basta. Parang timang. Saka ibinaba ni Aini ang cellphone niya at hindi na nag-reply kay Banana. Nag-asikaso na lang ulit siya para mag-live selling ulit. Samantala, si Zephyr naman ay parang timang na kanina pa nag-aantay ng reply ni Peanut. Kung maaari lang matunaw ang cellphone sa lamesa na tinititigan nito, ay natunaw na kanina pa. Ako pa talagang na-scene zone. Sad ni Zephyr at napanguso. Upang maibaling ang atensyon sa ibang bagay, ay naisip niya na lang na kunin ang laptop niya para pag-aralan ng sales ng company nila. Teka, sino yung maingay? Ang lakas ng background music. At bunga nga, kala mo nagtatawag sa palengke. Inis na sambit ni Zephyr at tumanaw sa bintana niya. Nakita niya na gabi na at pagkalakas-lakas pa ng ilaw sa kapitbahay niya na maladisco ang ilaw. Samantalang si Aini naman ay kasalukuyang nagla-live selling. Bili na kayo! Mamaya maubos na ang stocks natin! Sambit ni Aini na sinasabayan ng tugtog ang live upang may buhay at may mga pailaw pa. Ate naman, para kang nasa disco dyan sa pailaw at sounds mo. Mamaya, may tao na pala sa kalapitbahay nating magreklamo dito. Saway ni Aiza habang natatawang pinapanood ang ate niya. Wala namang nakatira pa dyan sa katapat natin. Ayos lang yan. Saad pa ni Aini na nag-mute pa para magdahilan sa kapatid niya, nalingid sa kaalaman nila, ay may nabubulahon na silang bagong lipat sa tapat bahay nila. Kinaumagahan ay maagang naglabas si Aini ng mga damit niya. Umakyat siya sa rooftop para magsampay bago pa man sumikat ang araw. Anak nang, yung brak ko nahulog! Bulalas ni Aini mula sa rooftop. Sakto naman na naglalakad noon si Zephyr sa may baba at nasa lunang ulo nito ang kulay red na bra ni Aini. What the? Ano to? Bra? Gulat na sambit ni Zephyr tsaka tumingala sa rooftop. Pero wala siyang makitang tao kundi ang mga tumutulong mga damit. Diyos ko, sino ang lalaking yun? Muntik na akong mapahiya dun na. Sambit ni Aini na nagtatago upang hindi makita ng lalaki. Si Zephyr naman ay namula nung makita ang malaking size ng cup ng bra. Nanginginig ang kamay niyang nakahawak doon nang biglang may paparating na mga bata at naglalaro. Mabilis at buong puwersa na ibinato ni Zephyr ang bra na hawak pabalik sa rooftop. Ay kabayo! Napatiling sigaw ni Aini matapos makita na lumipad pabalik sa rooftop ang nalaglag niyang bra. Kinuha niya yon at marahan na sumilip kung naroon pa ang lalaki sa baba pero wala na yon. Sino kaya yun? Hindi ko nakita ang mukha man lang. Nakakahiya. Hindi ko maiiwasan tuloy. Tsaka nagpatuloy na sa pagsasampay si Aini. Noong bandang tanghali na, ay maliligo na sana si Zephyr ay inis na inis ang wala pa ring tubig. Naaalala niya naman ang sinabi ng tenant na daraan muna ang tubig doon sa bahay sa tapat niya bago makarating sa kanya. Lumabas si Zephyr at natanaw niya na napakaraming sinampay na bagong labas sa rooftop. Kaya naman naisip niya na baka kaya hindi naabot sa kanya ang tubig ay dahil panay laba doon sa isang bahay. Akala mo sila lang yung may-ari ng tubig? Inis na bulong ni Zephyr at nakakatok sa bahay ni Aini. Sino po? Ate, may pogi! Sigaw ni Aiza at dali-dali namang lumabas si Aini. Anong sabi mo? Tanong ni Aini at saka napatingin sa lalaki sa kanilang pintuan. Ano pong kailangan nila?
Tanong ni Ines sa hindi niya kilalang lalaki. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi lang kayo ang nagamit ng tubig. Saka pwede ba, bawas-bawasan niyo ang ingay sa gabi? May kapitbahay kayong gustong magpahinga. Litanya ni Zephyr. Kapitbahay? So ikaw na ang bagong nakatira dyan? Saka ngumuso sa katapat na bahay. Obviously, yes. Hindi naman ako magre-reklamo kung hindi. Wow! Napaka-antipatiko mo namang sumagot. And so? Kaya pwede ba? Pagamit niyo ako ng tubig, akala mo naman kung sino. Saka umalis na si Zephyr. Pinatubigan naman ni Ines si Zephyr at pinihit paroon ang controller ng tubig. Pero maya-maya pa ay napaisip si Ines ng kapilyahan. Siguro sa mga oras na to, ay nagsasabon yun. Saka pinihit na naman ang tubig. At maya-maya nga lang ay narinig niya na ang frustrated na sigaw ni Zephyr. Wala na namang tubig! Sigaw ni Zephyr at natatawa naman na pinihit muli ni Ines pabalik ang controller para magkatubig muli ang binata. Nakakainis ang babaeng yun ha, nananadya ata. Naiinis na wika ni Zephyr habang nagpapatuyo ng basa niyang buhok. Malilate na siya sa office dahil sa paghihintay niya ng tubig. Nakarating na sa office si Zephyr at napapaiwas ang lahat dahil ramdam nila ang bad mood na aura ng kanilang boss. Seryoso na nag-aayos sa mga documents at reports si Zephyr nung tumunog ang kanyang cellphone. Hi Banana! Chat sa kanya ni Peanut. Matapos ako i-sinzone, magchat-chat din pala. Tsaka inirapan ni Zephyr ang message at hindi yun nireplyan. Napanguso naman si Ines na siyang nag-send ng message dahil gusto niya nang makakausap at mapaglalabasan ng inis sa bago niyang antipatiko na kapitbahay. Sorry na kung na-sinzone kita last time. Busy kasi ako sa work ko. Pero kung ayaw mo na akong kachat, okay lang naman. Pahabol na chat ni Ines. Kapag ito hindi na nag-reply, block na to sa akin. Sambit pa niya. I'm just busy at work rin. How was your day? Hindi nakapagpigil na mag-reply ni Zephyr. Natila minamagnet ang kanyang mga daliri para replyan ang kanyang kachat. Ayun, alam mo ba na may bagong lipat kaming kapitbahay? Napaka-antipatiko, nakakainis. Reply ni Ines kay Zephyr. Really? You know, meron din akong kapitbahay na ganyan eh. Napaka-selfish, nakakainis. Halata pang bungangera. Kawawa ang mapapangasawa nun. Talaga? Grabe naman yun. Magsama sila nitong kapitbahay ko. Bagay sila. Antipatiko at antipatika. Easy lang. Baka ikapangit mo kapag nainis ka palalo. Hindi mo naman alam kung ano yung itsura ko. Paano mo nasabing papangit kung pangit na? I think you are beautiful. You're kinda interesting nga rin eh. Talaga? O sige na nga. Feeling ko kasi pogi ka rin Banana. Kailan ba naging pogi ang Banana? Yung naging ikaw na. Reply ni Ines na ikinangiti ni Zephyr. Sa hindi nila malaman na dahilan ay pareho silang nag-e-enjoy na kausap ang isa't isa. Ito marahil ang sinasabi na it's better to talk to strangers kasi nasasabi mo ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Pumasok naman ang isang employee na hindi na malaya ni Zephyr dahil napapangiti na lamang siya at nakukuha ng kachat ang atensyon niya. Hala, napapano ka, sir? Kailan ka pa natutong umiti sa ganyan? Eh, kanina lang parang mangangain ka na ng buhay. Bulong ng lalaking employee na nakalapit na lamang ay hindi pa rin napapansin ang presensya niya ng kanyang boss. Sir? Sir? Pagkuha pa nito ng atensyon ng CEO. Ay mani! Saad ni Zephyr at mabilis na pinatay ang phone nung makasilip ang chismoso niyang employee. Sorry sir, kanina pa po kasi ako nandito pero hindi mo ako napapansin. Ah, sorry. Ano bang kailangan mo? Ito na po yung mga kailangan na pirmahan mo, sir. Andyan na din po yung mga reports ng possible na makuha nating designer para sa clothing brand natin. Sige, salamat. Makakaalis ka na. Sige po, sir. Sinuri ni Zephyr ang mga documents at may isang papel doon na may litrato ng isang pamilyar na babae ang pumukaw sa kanyang atensyon. Teka, ito yung kapitbahay ko ah. Akalain mo nga naman na designer siya. Her name is Ines. And a live seller na siya mismo ang nagde-design ng mga itinitinda niyang damit. Interesting para sa mukhang bungangera na gaya niya. Saan ni Zephyr at napangisi? Binasa pa niya ang ibang information tungkol kay Ines hanggang sa mapadpad ang paningin niya sa account known for live selling. Let's see. Sambit ni Zephyr at napangisi.
Nung sumunod na gabi matapos makauwi si Zephyre, ay nabusesan niya na naman ang nagla-live na kapitbahay niya. Mukhang nagla-live na naman ah. Masilip nga. Saka hinanap ni Zephyre ang account ng dalaga. Matagumpay niya namang nakita na naka-live si Aini. Bili na kayo! Ito oh, maganda ang strap ng bra na to. Matibay pa sa relasyon niyo. Nag-break na lang kayo. Ito hindi pa naputol. Saad ni Aini sa live selling niya na sinusukat-sukat pa ang bra para ipakita sa mga manonood. Wala namang problema dahil nakadamit siya. Parang timang. Saka napangibit si Zephyre. Teka, bakit ba kasi ako nanonood ng live noon? Ah, tama. Dahil pinag-aaralan ko kung pwede ba siyang maging designer ng clothing brand namin. Saka ipinagpatuloy ni Zephyre ang panonood. Patapos na ang live ni Aini at papatayin na sana ni Zephyre ang phone niya, nung magsalita pa ito na pumukaw sa kanyang atensyon. Salamat sa mga bumili ngayon. Thank you so much. Matutulungan ko na naman ng isang ampunan at makakapag-donate dahil sa mabuti niyong puso. Salamat sa panonood. Masayang sambit ni Aini. Sundali. Nagmamadaling comment ni Zephyre. Ay, mukhang may hahabol. Saad ni Aini matapos na mabasa ang comment na nagmula sa isang anonymous na account. I will buy all the remaining items para makatulong sa ampunan. Komento ni Zephyre. Weh, totoo? Baka mamaya bogus ka ha. Susugurin kita kahit saang lupalop ka pa sa mundo. Banta pa ni Aini. Magkano pa lahat ng natitira? Siguro around 10,000 pa to. Saan isasendang bayad? Ah, eto oh. Sandali at ipa-flash ko sa screen ang QR code ha. Oh, ayan. Okay, done paying. Saan ni Zephyre matapos mag-send ng bayad? Teka, bakit 20,000 to? Nagkamali ka yata, isasend ko na lang pabalik sa'yo. Hindi makapaniwalang saad ni Aini. No need, isama mo na lang din sa donation. Saad naman ni Zephyre. Teka, saan ko pala ipapadeliver? Pakicomment na lang yung details ha? Mabilis naman na nag-comment ng details si Zephyre. Okay, kung sino ka mang anghel ka na hulog ng langit, maraming salamat! Pinatay naman na ni Zephyre ang kanyang cellphone at saka nagtungo sa kanyang kama. Hindi niya maiwasang mapangiti sa kakwelahan ni Aini sa live nito kanina. Maya-maya pa itumunog ang kanyang cellphone. Hi Banana! Masayang bati ni Peanut na si Aini through message. Hi Peanut! Parang ang happy mo ah. Oo naman! May anghel na bumaba sa lupa. Ang saya-saya ko. Really? Oo nga! So ikaw, kumusta naman ang araw mo? Kumusta ang kapitbahay mo na antipatika? Well, she seems kind naman. Really? Yeah, I think she's a good person naman. Mukhang nagkataon lang na sabay kaming umapoy sa galit that day na nakita kami. I see. Yung kapitbahay ko rin eh. Di ko masyadong nakita kanina. Pero inis pa rin ako sa kanya. Baka naman kasi inaaway mo din o pinagtitripan. Hindi no, tanggi ni Aini. Sige na, good night. Mag-work pa ako bukas eh. Good night, Peanut. Sweet dreams. Good night, Banana. Dream of me. Pagbibiro ni Aini na nakapagpangiti kay Zephyre at napatake pa ng unan sa mukha. Ate, di ba nagpasa ka ng resume sa isang kumpanya ng clothing brand? Sana matanggap ka dun, no? Sambit ni Aiza. Ah, oo. Hihintayin ko na lang yung tawag nila. Sa ngayon ay focus muna ako sa live selling business natin. Sasamahan ba kitang mamili ng mga tela mamaya sa Divisoria, ate? Hindi na, Aiza. Di ba may group project ka pa? Opo, meron. Marami yun eh. Kaya na ni ate yun. Ano ka ba? Strong ito, oh. Sabay pakita ng braso niya na akala mo naman ay may muscle at finiflex pa. Tinawanan lang naman siya ni Aiza. Mag-isang nagtungo si Aini sa Divisoria at namili ng mga tela. Dahil sa sobrang dami ng kanyang dala, ay nag-grab na lamang siya para hindi na mahirapan. Ang kaso, medyo malayo sa pinto niya ang ibinaba ng driver ng mga pinamili. Aalma pa sana si Aini pero nakaalis na ang grab. Nakatitig siya ngayon sa mga pinamili at iniisip kung paano yon ipapasok sa bahay nila. Sa huli, naisipan na lamang niya na hilahin na lamang ang dalawang malaking bag dahil hindi naman yon maiaangat sa lupa. Let me help you. Saad ng lalaki sa likuran niya at tumabi naman siya. Ikaw? I am Zephyre. Your new neighbor. I am Aini. Nag-aalangan at nagtatakang pakilala ni Aini. Saan to dadalhin? Pakipasok na lang sa bahay. Can I enter your house? Oo naman. Sabi ko na nga, diba? Siyempre, paano mo maipapasok yan kung hindi ka papasok?
Tinutulungan na nga, nagtataray pa. Bulong ni Zephyr at saka binuhat ng walang kahirap-hirap ang bag. Napao naman si Aini nung makita ang mga muscles ni Zephyr matapos buhati ng bag. San ko ba ilalagay ito? Diyan na lang sa may sala. Ano bang laman ito? Ang bigat-bigat? Tanong ni Zephyr sa babae. Ah, ayan, mga tela. Ginagamit ko sa paggawa ng mga damit. Ako mismo yung nagde-design. Cool. Saad ni Zephyr na kunwari ay walang alam. Teka, anong gusto mong maiinom? Hindi na. Uuwi na din ako. Sige na. O eto na lang, tubig na lang na malamig. Fine. Tsaka uminom si Zephyr ng tubig. Napalunok naman si Aini nung may takas na tubig na naglakbay patungo sa gumagalaw na Adam's apple ng binata. Here, salamat. Tsaka iniabot ang baso kay Aini. Ay, oo, tama, yung baso. Salamat sa pagbubuhat. And sorry pala nung unang araw mo dito. Hindi ko naman alam na may tao sa kabilang bahay. It's okay. Sige na, aalis na ako. Tsaka umalis na si Zephyr. Isang gabi ay abala si Aini na nagtatahe ng mga bagong damit na ibibenta niya, kaya hindi siya nakapag-live nung gabing yun. Sino kaya yung mysterious buyer ko? Grabe sa pagpakyaw. Sana sa susunod ulit. Saad ni Aini, nung maya-maya pa ay mag-vibrate ang kanyang cellphone. Uy, si Banana nag-chat. Tsaka niya binasa ang message nito. Hi Peanut. Nakalagay sa mensahe mula kay Banana. Ang tipid naman ni Banana ka-chat, pero hindi ko alam ang gaan ng loob ko sa kanya. Sambit ni Aini. Hello Banana, kumusta ang araw mo? Ayun, maghapon sa office kaya napagod. Eh, bakit gising ka pa? Dapat magpahinga ka na. Pero wag lang forever, ha? Baliw. Di ko pa nga nahahanap si Miss Wright eh. Bawal pa akong humimlay. Reply naman ni Zephyr. Baka naman ako si Miss Wright. Paglalakas loob na banat ni Aini. Palibhasa, ay chat lang naman yun at total strangers naman sila. Wag mo akong ginaganyan. Baka mamaya tutuhanin ko yan. Babala naman ni Zephyr. Ano ka ba? Eh di tutuhanin mo. Kailan ba ako nagloko? Sambit ni Aini na nagpipigil ng tawa dahil baka magising ang natutulog niyang kapatid na si Aiza. Can I call? I want to hear your voice. Feeling ko, ikaw lang ang kinikilig sa mga pinagsasasabi mo eh. Reply ni Zephyr na kagat-kagat din ang unan sa sobrang pagpipigil ng ngiti. Ayoko nga. Eh di lalo ka nang nainlove sa akin tapos aayain mo ako ng meet up. Hindi mo ba naiisip na what if magkita tayo para tutuhanin ang lahat? Nakikisakay na banat ni Zephyr kay Aini. Si Aini naman ay namula sa kanyang nabasa at nag-imagine kung sakaling magkikita sila ng ka-chatmate niyang si Banana. What if kalbo ka, tapos malaki ang tiyan at hindi naliligo? Reply ni Aini na nakapagpabangon kay Zephyr. What if ikaw ang ganyan? Balik na tanong ng binata. Hoy, baka mahimatay ka sa ganda ko, no? Kunot noong reply ni Aini. Eh diba, kulubot ang mani. What if kulubot ka na rin? Siraulo ka, Banana. Ikaw nga saging, so mahaba ka. Oo naman, mahaba talaga. Bastos, reply ni Aini na sobrang ikinatawa ni Zephyr. Ako pa hinamon mo, ha? O sige, ngayon mo ako banata ng mga pick-up lines mo, Peanut. Ewan ko sa'yo, saging. Matulog ka na nga. Diba sabi mo pagod ka? Oo nga. Pero natanggal na yata dahil sa'yo eh. Bahala ka dyan. May gagawin pa ako. Tsaka nag-offline na si Aini. Si Zephyr naman ay nakangiting nakatulog dahil tuwang-tuwa siya at naaliw sa kachat niyang si Peanut. Nung umaga na ay halos sabay naman na tumunog ang cellphone ni Aini at Zephyr. Good morning, Peanut. Basa ni Aini sa message ni Banana. Good morning, Banana. Nakangiting basa naman ni Zephyr sa message ni Peanut. Hoy ate, iba na yung ngiti mo ha. Nakakatakot. Tumahimik ka. Di ba gusto mo ng kuya? Yung kapitbahay na lang natin ate para sure. At least yun nakikita mo. Sabagay. Eh kaso kinikilig na ako kay Banana eh. Bahala ka ate. At least yung kapitbahay natin sure na pogi. Tumahimik ka nga dyan, Aiza. Saway ni Aini pero napapaisip din. Mabait din naman kasi si Zephyr. At nakita niya yon matapos natulungan siya nito.
Ay, ewan. Bahala na. Tsaka lumantak ng almusal si Aini. Kumain ka na. Muling message ni Banana at halos nasa mid naman si Aini. Eto, kumakain. Ikaw, kumain ka na ba? Kakain pa lang. Kumain ka na ngayon para sabay na tayo. Napapangiting type ni Aini. Sige, kakain na rin ako. Nakangiting type naman ni Zephyr. Matapos ang ilang minuto ay nag-chat muli si Aini kay Banana. Ay siya nga pala, tapos na akong kumain, Banana. Ako rin, Peanut. Sabay rin ba tayo maghuhugas ng pinagkainan? Ay hindi, may tagahugas ako eh, yung kapatid ko. Reply ni Aini at napatingin sa kapatid niyang si Aiza. Ano na naman, ate? Yung hugasin ha, paalala ni Aini. Oo na, ate, ako na niyan, sambit ni Aiza na naiiling. Sana all may tagahugas. Natatawang reply ni Zephyr. Hindi bale, kapag kasama na kita, pati ikaw huhugasan ko. Reply ni Aini na ikinasamid naman ng binata na hindi pa naman talaga tapos kumain. Lumabas pa ang kanin sa ilong ni Zephyr dahil sa pilyang reply ng dalaga. Joke! Pahabol na mensahe ni Aini. Makalipas ang ilang araw, sa pagsapit ng gabi ay naghanda na muli si Aini para mag-live dahil sa marami na muli siyang natahe na mga bagong disenyo na damit. Mula naman sa kabilang bahay ay nakita ni Zephyr na nagbukas na ang maladisco na pailaw ni Aini sa tuwing nagla-live ito. Narinig na rin niya ang background music. Laking gulat naman ni Zephyr na biglang hinawi ni Aini ang kurtina at natanawan siya nito. Hoy, Zephyr! Sorry ah! Magla-live lang ako saglit! Paalam ni Aini. Sige! Nauutal na sigaw pabalik ni Zephyr habang nakatago sa likuran niya ang cellphone na naka-standby para manood ng live ni Aini. Salamat! Sigaw muli ni Aini at isinara ang kanyang kurtina. Maya-maya nga lang ay nagsimula ng mag-live si Aini. Nakatambay si Zephyr doon at nanonood nung makita niya ang ibang mga bastos na comment kay Aini. Merong naguutos doon na magpalit sa harap ng kamera. Nagsasabi na ang sexy mo, ang sarap mo, at kung ano-ano pa na hindi lamang binibigyang pansin ng dalaga. Si Zephyr naman ang nag-init ang ulo. Na isa-isang nire-replyan ang mga comments at sinasabihan na respeto naman sana at magsialis sa comment section kung hindi ay isa-isa niyang nire-report ang account. Hayaan mo sila, isa ka talagang anghel, sambit ni Aini nung makita ang anonymous user na nagtatanggol sa kanya sa mga nambabastos sa comment section. Nagsimula nang ipakita ni Aini ang mga damit na ibinibenta niya at marami nga talagang customer ang dalaga na mabibilis mag-mine. Pero may isang damit doon na ayaw yata bilhin ng mga nanonood sa kanya. Bilhin nyo na to, oh! This is one of my favorite designs. Isa itong sexy nightdress. Tingnan nyo naman, kapag sinuot nyo to ay hindi kayo papatulugin ng asawa nyo. Saad ni Aini na nakapagpainit sa mukha ni Zephyr. Bakit ba ako naaapektuhan sa mga sinasabi ng babaeng to? At bakit tila pamilyar yata siya sa akin? Tapang sambit ni Zephyr. May isa namang nag-comment na bibilhin niya yon pero isukat muna ni Aini para makita kung kakasya sa kanya. O sige sandali, tago lang ako sa cam ha tapos isusuot ko para makita mo ang fitting sa katawan. Paalam ni Aini, maya-maya pa ay bumalik na ito, suot ang isang sexy nightdress. Halos mabato sa kinauupuan si Zephyr at nakaramdam ng pagkabuhay sa katawan. Mahina na sinampal ni Zephyr ang kanyang sarili. Ano ka ba Zephyr? Hindi ka gaganyan. Saway niya sa kanyang sarili at napatingin sa kanyang pantalon. Kailangan kong kumalma. Saad niya tsaka mariin na pumikit. Hindi kasya sa'yo? Sayang naman. Wala bang bibili nito? Saad ni Aini na paikot-ikot sa harap ng kamera upang makita ang damit na hapit sa kanyang katawan. Sunod-sunod ang naging mga paglunok ni Zephyr. At nakita niya na nagwawala ang ibang kalalakihan sa comment section. Kapag hindi nyo binili to, akin na lang. Sayang oh, ang ganda pa naman, bagay sa akin eh. Mine. Mabilis na type ni Zephyr. Okay, mukhang kasing sexy ko tong anonymous buyer natin ha? Saad ni Aini. Oo na, pero mas sexy ako sa'yo kaya hubarin mo na yan. Dahil baka lumuwag pa sa akin. Nagmamadaling type ni Zephyr dahil masyado na siyang nataranta na ganun ang ayos at suot ni Aini. Hindi niya maintindihan pero napahilamos na lamang siya sa kanyang mukha at naiiling na pilit inuunawa kung ano bang nararamdaman niya. Hindi niya alam pero tila pamilyar siya kay Aini tulad ng pagkapamilyar niya kay Peanut. Imposible.
Malabo naman na si Aini at Peanut ay iisa. Naiiling na sambit ni Zephyr. O eto, huhubarin ko na ha. Payag na din ako na ma-sexy ka sa akin. Siyempre, buyer kita eh. Nakangiting sambit ni Aini. Oo na, umalis ka na sa harap ng kamera. Comment naman muli ni Zephyr. Kinaumagahan ay nagulat si Zephyr na may nakatok dahil wala naman siyang inaasahan na pupunta sa kanya. Huwag naman sanang si kuya. Saad niya at binuksan na ang pinto kung saan natagpuan niya si Aini na may dalang mga cookies. Hi! Nag-bake ako ng cookies at hindi naman namin mauubos ng kapatid ko so eto, pa-thank you ko na din sa pagbubuhat mo ng mga pinamili ko last time. Salamat. Saad ni Zephyr pero halos mabitawan ni Aini ang dalang cookies nang ma-realize na topless ang kaharap niya. Oh, sorry. Tsaka nagmamadaling kinuha ni Zephyr ang damit niya na nakapatong sa sofa at isinuot. Okay lang. Tila timang nasagot ni Aini. I mean, ano ba naman kasi yan? Nakakita tuloy ako ng pandesal. Saad niya nung matauhan. Ayaw mo nun. Libreng agahan. Saad naman ni Zephyr. Baliw, ayan na nga yung cookies oh. Tsaka umalis na si Aini na sinasabulutan pa ang sarili. Ano ka ba, Aini? Para kang baliw. Saway niya sa sarili. Natawa naman si Zephyr nung makita ang ginawang yon ng dalaga. Ate, sabi nga pala ng delivery rider, pipikapin na raw mamaya yung maraming parcels na order. Sambit ni Aiza sa atin yung si Aini. Talaga? Opo, pakiready na lang daw po dahil around this area lang din naman po yung nag-order. Talaga? Oo ate, bakit? Aha, wala. Sige, i-ready ko na yung mga orders. Matapos na ilagay ni Aini sa box ang order at balutan ng tape, ay nagpahinga muna siya sa sala. Nag-iisip kung sino kaya ang misteryosong buyer niya. Maya-maya pa ay nakarinig na si Aini ng tunog ng doorbell. Bumungad sa kanya ang delivery rider na maganda ang ngiti. Hello po ma'am, sure ka po ba na ipapadeliver mo pa to? Ha? Bakit? May mali ba sa sinend ko na address? Tanong ni Aini na kinakabahan dahil hindi niya binasa at nag-copy-paste lang mula sa comment section ng address at details ng misteryosong buyer. Naku ma'am, hindi mo po ba kilala kung sinong umorder sa'yo? Hindi eh. Naguguluhang sagot ni Aini. Sige ma'am ha. Nasaan na yung parcel? Ipapakita ko sa inyo kung gaano kalapit ang umorder. Saad ng delivery rider. Binuhat ng rider ang box at laking gulat ni Aini nung nag-doorbell ito sa bahay ni Zephyr, ang kanyang kapitbahay. Sir, ito na po yung order niyo. Salamat kuya, pakipasok na lang. Nanlalaki ang mga mata ni Zephyr nung makita si Aini na nakatayo sa gilid na nakatitig sa kanya at napangangapa. Ikaw yung buyer ko? Ako nga. Nauutal na pag-amin ni Zephyr. Wala na rin naman siyang magagawa para tumanggi dahil huli na siya sa akto. Oh ma'am, delivered na ha. Pahingi na lang po ng pang soft drinks. Sambit ng delivery rider. Eto kuya, pang gas. Siya kainiabot ang 1,000 na hindi tinitignan. Nagningning naman ang mga mata ng rider na kinuha yon bago umalis. Salamat ma'am! Pahabol pa naman nun at natawa naman si Zephyr. Sure ka na pang gas lang yun? Tanong ng binata sa dalagang nakatitig sa kanya. Oo, 100 lang naman yun eh. Ay, hala! Yung 1,000 ang naibigay ko! Bulalas ni Aini nung makita na 100 pala ang naiwan sa kanya. Huwag mo kasi akong titigan. Nabudol ka tuloy. Saad ni Zephyr. Ang kapal mo naman. Pero teka, paano mo nalaman ang account ko, ha? Easy. Junudge mo agad ako eh. Let's get inside first. Bakit ako papasok? I will explain, okay? Hindi ka ba nangangalay tumayo dyan sa labas? Oo na, papasok na. Sambit ni Aini at sumunod kay Zephyr. Okay. So ayun na nga. Remember na nag-apply ka sa Amore Fashion Company bilang 1 designer? Oo, paano mo nalaman? Stalker ka, no? Teka nga, Aini. Patapusin mo muna ako, please. Ay, sorry. Ang bagal mo kasing magsalita. So ayun na nga. I am the CEO of Amore Fashion Company. And we are looking for talented designers para sa aming clothing brand. CEO? Di nga. Saad ni Aini at napailing naman si Zephyr tsaka napabuntong hininga. Yes, kaya rin sinusubaybayan kita sa live mo to see your designs. Bakit mo pinakiyaw ang mga paninda ko? I want to help.
Sinabi mo na mapupunta sa orphanage ang bahagi ng kinita mo. Nax, ang bait naman. So anong balak mong gawin sa mga binili mo? Eh puro pang babae yan. I will also donate this. Ibang klase? Appear tayo dyan. Saka umakto na nakikipag-appear si Aini. Nagdadalawang isip naman si Zephyr pero dahil naiwan sa ere ang kamay ni Aini, ay nakipag-appear na rin siya dito. Mabait ka naman pala eh, nakangiting sambit ni Aini habang magkadikit pa rin ang kamay nila. Bigla naman silang natigilan at napabitaw ng makaramdam ng kakaibang kuryente na dumaloy sa nagdikit nilang kamay. Sino bang nagsabing masama akong tao? Ha? Sinabi ko ba? Wala akong sinabi. Depensa ni Aini na inis noon kay Zephyr nung unang tagpo nila. Defensive masyado. Anyways, gusto ko palang malaman mo na tanggap ka na sa company ko. Talaga? Oo nga. Hello, thank you! Tsaka napayakap naman si Aini kay Zephyr dahil sa sobrang tuwa. Nanlaki naman ang mga mata ni Zephyr na hindi alam kung paano magre-react. Naramdaman niya ang dibdib ni Aini na dumikit sa kanyang katawan at tila ba nabuhay ang sa kanya. Naaalala niya pa ang suot nitong sexy nightdress nung nagla-live ito. Sorry. Nauutal na sambit ni Aini habang nakataas ang dalawang kamay at lumayo kay Zephyr. You may start sending me the designs whenever you want. Sunod-sunod ang lunok na sambit ni Zephyr tsaka tumalikod at humugot ng malalim na hininga. Sige, thank you ulit. Nagmamadali nang lumabas ng bahay ni Zephyr si Aini. Naglalakad na si Aini patungo sa bahay niya nakatapat nung maramdaman niya ang pagkalabog ng kanyang dibdib. Tila naiwan sa katawan niya ang muscles ni Zephyr matapos yung yakapin. Ang yummy? Wala sa sarili niyang sambit. Anong yummy ate? Tanong ni Aiza na halos ikatalon pa ni Aini nung makapasok sa sala. Yung ano, nang bumili ng paninda ko. I mean, kasi ang sarap ba? Diba? Naubos niya yung paninda ko. Ate, maawa ka sa akin. Bata pa ako. Huwag mong dungisan ang innocent mind ko. Huwag dungisan? Ipukpuk ko kaya sa ulo mo ang mga pocketbook na binabasa mo? Ah, alangani na tawa ni Aiza. Dahil lihim itong nagpupuslit na mga libro mula sa collections ni Aini na mga pocketbooks. Noong kumakain na ng hapunan si Aiza at Aini ay tumunog na naman ang cellphone ni Aini. Hi Peanut, how are you? Bati ni Banana. Naku ate, si Banana yan no. Sino ba talaga? Si neighbor or si online? Kumain ka na nga lang bata ka. Huwag ka nang makisawsaw sa love story ko. Oy hala, in love na siya? Ang rupok mo naman te. Wika ni Aiza sa kanyang kapatid. Shh, huwag kang maingay, magre-reply pa ako. Saka nag-type si Aini. Hi Banana, okay lang ako. Ikaw, kumusta ang araw mo? Reply ni Aini. Ayos naman, gusto ko lang kumustahin ka. Namiss ko na ang banat mo eh. Ay sus! Uy, alam mo ba? Hindi ko pa alam, Peanut. So eto na nga, remember yung kapitbahay ko na galit na galit ako? Mabait naman pala siya eh. Saka ano, ang pogi pa at ang bango, kinikilig na reply ni Peanut. Akala ko ba ako ang para sa'yo? Reply ni Banana na tila nakaramdam ng selos. Nasanay kasi siya na binabanata ng mga pick-up lines ni Peanut. Tapos ngayon ay nagkukwento at kinikilig sa iba. Hala, nagsiselos? For real? Kasalanan mo yan. Panay kasi ang banat mo sa'kin. Paano kung ma-fool ako? Nako, mukhang hindi kita masasalo. Kasi yung kapitbahay ko mas yummy. Nakikita ko pa. Traidor. Nakangusong type pa ni Zephyr. Huy, chatmate lang naman tayo, diba? Strangers, ganun. Nakaya maglabas ng sama ng loob sa isa't isa? Peanut, kung marupok ka, mas marupok ako. Teka, nagsiselos ka talaga, Banana? As in? Magkita kaya tayo. Para malaman mo kung sino talaga ang mas lamang sa amin ng kapitbahay mo. Teka, seryoso ba? Oo nga. Nakangusong type ni Zephyr. Pag-iisipan ko, natatarantang reply ni Aini. Huwag ka nang mag-isip, Peanut. Set the date, place and time. Or ako mismo ang magpapahanap sa'yo. Okay, fine. Sa Luneta Park. Alas 3 ng hapon sa Friday. Sure na yan, ha? Oo na. Kaloka ka naman, ipapahanap ako. Kriminal lang. Ikaw nga, size of place mo, Luneta pa. Ano ka, mamamaalam? Bakit, si Rizal ka ba? Teka nga,
Magkikita na lang tayo't lahat-lahat na hindi man lang tayo nakapag-voice call. Ayoko nga. Nahihiya ako. Sige na, ngayon lang. Nagpunta si Aini sa kwarto at iniwan ng kapatid na nakain pa sa kusina. Sige na nga. Reply ni Aini at saka inayos ang boses. Pinindot ni Aini ang call button at nagpanik pa na makita ang sarili dahil video call pala yun. Buti na lang ay napatay niya agad ang kanyang camera. Hello? Mula sa kabilang linya ay narinig ni Aini ang baritonong boses ng isang lalaki na tila pamilyar sa kanya. Hi! Nahihiyang sambit ni Aini at napaisip naman si Zephyr na tila familiar ang boses ng babaeng kausap niya. Nagkita na ba tayo before? Sabay na tanong nila sa isa't isa at natawa. I can sense some familiar feelings nga sa'yo eh. Saad ni Aini. Yeah, it seems like nagkita na nga tayo. Malay mo, sa past life, BFF pala tayo. Saad ni Aini na natawa. Bakit BFF? Sumobra ka yata. What if couple tayo sa past life and we're destined again to bond with each other? Ayan ka na naman eh. Reklamo ni Aini. Oh, bakit? Ikaw ang nabanat sa akin, diba, dati? Dati yun, nung hindi ko pa-crush yung kapitbahay namin. Seriously? Akala ko ba nagagalit ka dun? Mabait naman pala kasi talaga siya. Saka ang pogi pa, tapos ang macho niya. At ang bango. Kinikilig na sambit ni Aini at may papikit-pikit pa. So, tumawag ka para ikwento ang crush mo. Hindi ka naman siguro nakakasakit sa akin, no? Sarcastikong sambit ni Zephyr. Ay, sorry na. Malay ko ba na mapufall ka sa mga banat ko? Eh diba, bati na rin kayo ng kapitbahay mo? Malay mo, siya pa lang para sa'yo. I don't think so. Pero pwede din naman. Sambit ni Zephyr. At ito namang si Aini ang tila nakaramdam ng selos. Maging siya ay naguguluhan na talaga. Inaantok na ako, matutulog na ako. Biglang sambit ni Aini. Ate! Hindi ka pa nagtututbrush eh! Biglang sambit ni Aiza na binato naman ni Aini ng unan. Bye na! Sambit ni Aini at ibinaba ang tawag. Natatawa naman si Zephyr dahil naramdaman niya na tila nagselos ang dalaga matapos niya sabihin na papatulan ng kapitbahay niya. Pero saglit ngang napaisip si Zephyr. Paano nga ba yon kung maging siya ay naguguluhan dahil naapektuhan siya ng kapitbahay niya? Makalipas ang ilang minuto at patulog na si Zephyr noong may marinig siya na pagbukas ng pinto. Tiningnan naman niya ang kwarto niya pero hindi naman yun pinagmula ng ingay. Nakita niya na nagmumula ang tunog sa tawag nila ni Peanut na hindi niya napatay. Ito namang si Peanut ay mukhang muling nakapasok sa hall. Hello? Peanut? Still awake? Tawag niya pero maya-maya ay isang malakas na hilik ang narinig niya. Napangiti na lang naman si Zephyr at hindi pinatay ang tawag. Sa halip ay tila ginawang musikang pangpatulog ang hilik ng dalaga at humimbing siyang nakangiti. Kinabukasan ay maagang gumising si Aini at ang kapatid niya na si Aiza. Ngayong araw kasi ay pupunta sila sa bahay ampunan upang ipagluto ng pagkain ang mga bata doon at ibigay ang funds mula sa napagbentahan ni Aini sa live selling niya. Noong makalabas na sila ng bahay ay nakita ni Aini si Zephyr na naghahakot ng mga boxes. Kasama na doon ang damit na pinakyaw nito kay Aini. Saan ang punta mo? Tanong ni Aini sa binata. Sa ampunan. I'm going to donate yung pinakyaw ko sa'yo. And kumuha din ako ng mga stocks namin sa company. Nax, ang bait! Pagpuri ni Aini na kinurot naman ng kapatid na si Aiza dahil pansin niya na kinikilig ang ate niya. Kayo, are you going somewhere? Tanong ni Zephyr. Oo. Pupunta kami sa ampunan, magpapakain sa mga bata. Tsaka ibibigay ko din yung dinonate mo para sa ampunan. Teka, saan ampunan ba kayo pupunta? Sa Sirens Orphanage. Really? Sumabay na kayo sa akin. Tamang-tama, doon din yung punta ko. Talaga? Naku, doble ang saya ng mga bata dahil hindi lang pagkain, may damit pa. Nung pasakay na sa kotse ay uupo sana sa unahan si Aiza. Pero walang kahirap-hirap na hinatak siya ng kapatid niyang si Aini para siya na ang tatabi kay Zephyr. I think doon na lang kayo sa likod na dalawa. Sambit ni Zephyr na ikinanguso ni Aini. Tumawa naman si Aiza noong tabihan ng ate niya. Ano ka ngayon? Basag ka no, ate? Bulong ni Aiza na inirapan na lamang ni Aini. Nakarating na sila sa Sirens Orphanage at agad naman na sinalubong ng mga bata si Aini.
Kitang-kita ni Zephyr na malapit ang mga bata sa dalaga. Kita mo yan, kuya. Mahal na mahal nila si Ate Aini, no? Matagal na bang nagdo-donate ang ate mo dito? Actually, galing sa ampunan na ito si Ate Aini. Inampun siya ng mga magulang ko dati nung wala pa ako. She's an orphan? Bakit? May problema ba doon? Biglang singit ni Aini na naroon pala. Wala naman. Pero kasi, galing din ako nandito sa ampunan. Nung nawala ako, may batang babae na nagdala sa akin dito. Then after a week, nahanap din muli ako ng family ko. Teka, ikaw yung batang iyakin? Yung naligaw sa waiting shed na kinakausap ko noon pero ayaw magsalita. Tapos nung binigyan ko ng candy, tuwang-tuwa. Ikaw yung batang babae na tumulong sa akin? Oo, ako yun, manghang sambit ni Aini. Dahil kita mo nga naman ay napakaliit talaga ng mundo. Bakit hindi na kita nakita the next day? Hindi man lang tayo nagkakilandan at nakapagpasalamat sa'yo. Ah, kinabukasan kasi inampo na ako ng mga magulang ni Aiza. Hindi makapaniwala si Zephyr na si Aini pala ang batang yun. Ang batang isinaisip niya na nais niyang pakasalan paglaki niya. Dahil kinikilala niya itong savior niya at knight in shining dress. Subalit sumabit na naman sa isipan niya si Peanut na nakatakdang kitain niya. Naisip ni Zephyr na kung crush naman ni Peanut ang kapitbahay nito, ay mabuti pa nga siguro na si Aini na lang ang ipursue niya. Isa pa ay ito din naman ang babaeng matagal niya nang hinahanap. Naisip ni Zephyr na kitain pa din si Peanut upang magkalinawan sila. Thanks for saving me that day pala, Aini. Ano ka ba? Feeling ko naman makakauwi ka pa rin kasi mahahanap ka nila. Ikaw ba naman halos ayaw umalis sa kinatatayuan? Natatawang sambit ni Aini at saka ngumiti sa binata na nagpapakyut. Kasalukuyan ang nagluluto si Aini ng iba't ibang putahe, katuwang si Aiza at Zephyr, na nagpresentang tumulong pero naiyak ngayon matapos na paghiwain ni Aini ng sibuyas. Ano, kaya pa? Tanong ni Aini sa binata. Kayang-kaya. Tumutulo ang luha na sambit ni Zephyr at napapasingot pa. Nagtawanan naman ang magkapatid. Nung may naluto na si Aini ay kumuha siya ng kaunti sa sabaw ng kare-kare. Tikman mo nga to, Aiza, sambit ni Aini. Naku ate, wala akong panlasa. Si Kuya Zephyr na lang. Oh, ikaw ro yung tumikim. Inikilig sa loob na sambit ni Aini at saka itinapat sa bibig ni Zephyr para patikimin ang binata. Masarap, sagot ni Zephyr. Kasing sarap mo? Este, kasing sarap ng luto mo? Mas masarap ka. Mas masarap ang luto mo kaysa sa akin. Pagpatol ni Zephyr. Nakakahiya naman sa inyo. Alis na muna ako ha. I-exit lang ang bata. Sige, tuloy nyo na yan. Saka lumabas ng kitchen si Aiza. Nagtawanan lang naman ang dalawa. Matapos na mapakain ang mga bata nung tanghalian ay isa-isa naman nila yung pinalapit at pinapili ng nagugustuhang damit. Tuwang-tuwa ang mga bata at hindi magkandamayaw sa pagpili. Hindi mapigilan ni Aini ang mapangiti habang si Zephyr naman ay pinagmamasdan ng dalaga at mas humahanga sa kabutihan nun. Maraming salamat po sa inyo! Masayang paalam ng mga bata sa ampunan na may ngiti sa labi. Bumabiyahe na sila ngayon pa uwi at masayang masaya ang kanilang mga puso na nakatulong sa mga kapos sa buhay. Salamat sa tulong mo, Zephyr, ha? Sambit ni Aini mula sa likuran ng kotse kung saan katabi niya ang kapatid na si Aizang tulog na dahil sa pagod. Tumatanaw lang din ako ng utang na loob. Sagot naman ni Zephyr na ikinatuwa naman ni Aini. Samantala, sumapit na ang araw ng Biyernes. Ito na ang araw kung saan magkikita si Banana at Peanut. Lilinawin ko na kay Banana na si neighbor ko ang gusto ko. Sambit ni Aini sa tapat ng salamin. I will tell Peanut na nahanap ko ng babaeng matagal ko nang hinahanap. Kaya pwede na siya sa crush niya. Saan ni Zephyr? Pero may pakla pa rin sa mga sinabi niya. Nag-usap sila na magdadala pareho ng kulay gold na lobo upang madaling magkakitaan. Noong makarating sila sa luneta ay nataon naman na may event na napakaraming tao. Natanaw naman nila ang lobo ng isa't isa. At sabay na tinungo ang kanilang direksyon papalapit sa isa't isa. Sa gitna ng dagat na mga tao ay gulat na nagtagpo ang kanilang mga titig na puno ng pagkabigla. Ang lobo ay dahan-dahang kumawala sa pagkakahawak nila at tila tumigil ang mundo na silang dalawa lang ang nagkakakitaan.
Zephyr? Ikaw si Banana? Gulat na tanong ni Aini. Namimilog ang mga mata at halos hindi makapaniwala na sumabunot pa sa hibla na nakalugay niyang mga buhok. And ikaw si Peanut, Aini? Natatawang sambit ni Zephyr. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya. Gano nga ba kaliit o kabilog ang mundo na kaya pala siya nalilito ay dahil iisang tao lang naman ang nagugustuhan niya. Ibang klase din tong si Tadhana, ano? Natatawang wika ni Aini nung mapagtanto na totoo ang mga nangyayari. Si Banana ay si Zephyr. This is so unbelievable. Naiiling na sambit ni Zephyr habang pinaprocess na si Aini at Peanut ay iisa. Sa gitna ng pagmumoment nilang dalawa ay bigla namang may mga batang nagtakbuhan. Nawala sa balanse si Aini at matutumba na sana, ngunit mabilis ang reflexes ni Zephyr at nasalunon agad si Aini. Are you okay? Tanong ng binata pero nakatitig lamang sa kanya si Aini. I'm not so okay. Nagdedelulo na sambit ni Aini habang pinagbabasa ng facial feature ng binata. Iniayos naman siya ng tayo ng binata kaya siya natauhan. Nagpunta sila sa gilid ng park at pinili ang lugar kung saan wala masyadong tao. So, paano ba yan? Magpapaligoy-ligoy pa ba tayo? Tanong ni Aini kay Zephyr. Hindi na, Aini. Liligawan na kita. I will pursue you. Si Peanut ka man o si Aini? Manliligaw ka pa? Naku, sayang na yung time. Sinasagot na kita, Zephyr. Si Zephyr ka man o si Banana? Ayaw mo magpaligaw muna? Takang tanong ni Zephyr. Eh di araw-araw mo akong ligawan kahit na tayo na. Tsaka tumingkayad si Aini at hinalikan sa pisngi ang binata na ikinagulat nito. Akala ko sa chat ka lang matapang. Pati pala sa personal nagpi-first move ka. Natatawang sambit ni Zephyr. Oo naman. Saging na, papakawalan ko pa ba? You're so naughty. Saway ni Zephyr. Matanda na tayo. Pwede mo na nga akong ibalibag eh. Aini! Saway ni Zephyr matapos maramdaman ang pagkabuhay ng alaga niya sa sinabi ni Aini. Bakit? Matanda na tayo, no? I know. Pero naman, we are in public. O tara, uwi na tayo. Sa kahinila ni Aini si Zephyr at naiiling na lang ang binata na nagpatianon. Nakarating sila sa tapat ng bahay ni na Aini. Teka, dito talaga ang bahay mo? Andiyan ang kapatid mo, diba? Wala si Aiza ngayon. Nasa bahay ng classmate niya nag-overnight. Sigurado ka talaga sa balak mong gawin. Oo naman. Saka ngumisi nang nakakaloko si Aini. Aini, ano ba? Hindi ako nakikipagbiruan. Sino bang nagsabi na nagbibiru ako? I hope you won't regret this. Saka biglang binuhat ni Zephyr si Aini. Mabilis na nakapasok sila sa bahay at ibinaba si Aini sa sofa. I won't regret it. Nang aakit na sambit ni Aini. You better remember that, my peanut. Baka isisi mo sa akin kapag hindi ka makalakad bukas. Saka hinubad ni Zephyr ang kanyang t-shirt sa harapan ng dalaga na pinanunood lamang siya. Unti-unti siyang lumapit sa dalaga hanggang sa halos kalahating dangkal na lamang ang layo ng mga mukha nila. No, we can't. Biglang atras ni Zephyr na ikinanganga nang naghihintay na si Aini. Nakita kasi ni Zephyr ang litrato ni Aiza na kapatid ni Aini at hindi siya komportable dahil baka dumating yun. Ayaw mo? Eh di wag. And bring your belongings with you. Saka ibinato ni Aini ang hinubad na t-shirt ni Zephyr. Really? Okay then. Saad ni Zephyr at binuhat si Aini. Teka, ba't mo ako binubuhat? I am bringing my belongings with me. You belong to me, Aini. Saad ni Zephyr at dinala sa bahay niya si Aini. Now, let's continue. Saad ni Zephyr, hindi na nakasagot sa gulat ang dalaga nung agad na siyang hinalikan ng binata. This is your first kiss? Tanong ni Zephyr na tumigil sandali. Tumangulang naman ang dalaga. I will teach you how. Saka muling inilapat ni Zephyr ang kanyang mainit na labi sa dalaga. Hindi maipaliwanag ni Aini ang nararamdaman niya. Hanggang sa namalaya na lamang niya na tumutugo na siya at sumasabay sa mga halik na ipinapataw sa kanya ng binata. Masinapit ni Zephyr at nagdikit ang kanilang mga katawan. Napasabunot si Aini kay Zephyr dahil sa kakaibang ipinaramdam sa kanya nito. I think hanggang dito muna ang lesson natin. Saka unti-unting bumitaw sa halik si Zephyr at pinakalma ang sarili. Natawa naman siya sa hinihingal na si Aini.
Ang lakas ng loob mong maghamon kanina, diba? Malay ko ba na ganito pala ka-intense to? May mas intense pa yan. Pero gusto ko, kapag kasal na tayo. Pakasal na tayo bukas? Hirit ni Aini. Antayin mo naman akong mag-propose. Sambit ni Zephyr na tinawanan lang naman ng dalaga. Nagikot-ikot si Aini sa bahay ni Zephyr hanggang sa mapadpad siya sa kwarto nito habang abala si Zephyr sa paggawa ng merienda nila. Nanlalaki ang mga mata ni Aini na nakita ang sexy nightdress na sinukat niya noon sa live selling. What are you doing here? Tanong ni Zephyr na yumakap mula sa likuran ng dalaga. So, ikaw pala yung nagsabi na mas sexy pa sa akin at mas maganda? Sabay turo ni Aini sa dress at tawang-tawa. Stop, Aini. Patingin nga ng sexy? Pang-aasar ng dalaga. Kung alam mo lang kung gaano kita gustong hilahin nun palabas sa screen, para lang hindi kanila mapapanood na suot yan. You look so hot on it. But it should be for my eyes only, Aini. Then gusto mo bang makita ng personal na suot ko to? Saad ni Aini na kinuha na sa pagkakahanger ang damit. Baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko, Aini, kapag ginawa mo yan. Antayin mo ko. Saad ni Aini at pumasok sa banyo. Nakangisi niya na isinuot ang sexy dress at sa paglabas niya, ay nakaabang si Zephyr na animoy sabik na sabik. Kakalabas niya pa lamang ng banyo pero agad na siya nitong hinila at hinapit sa bewang. Ang mga tingin ay tila nagliliyab na kaya siyang sunugin. Nakita ni Aini ang sunod-sunod na paglunok ng binata. Bakit mo pa pinasuot? Kung tatanggalin mo din naman pala? Tanong ni Aini kay Zephyr nung kagatin nito ang strap ng dress at marahang ibinaba mula sa balikat pababa ng braso. You smell so good. Saad ni Zephyr at saka naramdaman ni Aini ang mainit na hininga ni Zephyr sa may bandang leeg niya. Sabi na nga be, bra mo yung nahulog sa ulo ko. Biglang sambit ni Zephyr matapos na mahulog ang saplot ng dalaga at makita ang undergarment nito. Ikaw yung nalaglagan ko dati nung nagsasampay ako sa rooftop? Tapos, ibinato mo pabalik? Gulat na saad ni Aini. Yes, ako nga. Sinong mag-aakala na makikita ko ulit yun para ihagis muli? Nakangiting saad ni Zephyr. Ihagis? Kinakabahan na sambit ni Aini. Yeah, like this. Saka yun tumilapon sa sahig habang si Aini ay tumilapon sa kama. That night is the most unforgettable for the both of them. Ang gabing pinagsaluhan nila, ang init at pag-ibig ng isa't isa. Ate, hindi ka nagluto kagabi nung wala ako, no? Anong kinain mo? Tanong ni Aiza. Ha? Kinain? Kumain ako ng hotdog, no? Talaga? Bakit walang pinaglutuan ng hotdog? Ano yun? Kinain mo ng hilaw? Basta kumain ako. Tapos. Saan ni Aini at saka pumasok sa kwarto niya para takasan ng kapatid na akala mo ay imbestigador. Nagsimula nang pumasok si Aini sa kumpanya ni Zephyr bilang designer. At matapos ang ilang trials ay pumasa naman ang mga designs ni Aini na ilalunch nila all over the Philippines para sa clothing brand ng kumpanya ni Zephyr na Amore Fashion. Pinatawag mo daw ako? Tanong ni Aini pagpasok sa office ni Zephyr. Lock the door. I'll explain. Ha? Bakit ilalock pa yung pinto? Just lock it. Okay. I miss you, Peanut. Saka kinuyog ng halik si Aini sa mukha. Ano ba, Zephyr? Nasa office tayo, oh. Saka umatras si Aini. And so? Kaya ako nga pinalock yung pinto, eh. Huwag kang ang lapit ng lapit. Pasaway ka. Saad ni Aini na panayang atras. Di huwag kang atras ng atras. Akala mo naman kakainin ka ng buhay, eh. Bastos ka talaga. Sa'yo lang naman, ah. Anong gusto mo? Sa iba? Siyempre hindi. Tsaka umirap ang dalaga na tinawanan ni Zephyr. Anyways, yun na nga. Bukod sa na-miss kita, may good news ako. Na-miss iwala namang 10 minutes simula nung nagkita tayo. Well, that's me. Kibit balikat na sambit ni Zephyr. So, ano yung good news? We will go to Paris para irampa ang mga designs mo. Talaga? Yes, nakatanggap ako ng invitation. Congratulations, my Peanut. OMG! Ang saya-saya ko! Saka niyakap si Zephyr. Nung nasa Paris na sina Zephyr at Aini ay halos maiyak si Aini. Nung makita niya ang mga dinisenyo niyang damit na inirarampa sa stage, hindi makapaniwala si Aini na naabot niya na sa wakas ang kanyang pangarap. Thank you, Banana. Don't thank me. You deserve it, my Peanut. Matapos ang fashion show ay nagpasya sila na gumala muna sa Paris hanggang sinapadpad sila sa Eiffel Tower.
Wow! Ang ganda! Dadalhin ko din dito si Aiza balang araw, saad ni Aini, pero paglingon niya ay nawawala ang kanyang kausap. Will you marry me? Nakaluhod na sambit ni Zephyr. Nakakabigla ka naman! Naiiyak na sambit ni Aini. I want to spend the rest of my life with you, Aini. I love you. I love you too, Zephyr. Saka tumango at iniabot ang kamay sa binata upang maisuot ang singsing. Matapos na maisuot ang singsing, ay agad na tumayo si Zephyr upang salubungin ang mata ni Aini. Saksi ang Eiffel Tower na to. I promise na hindi kita papakawalan. Sambit ni Zephyr saka ginawaran ng halik ang dalaga na tinuguna naman noon. Saka tumulo ang butil ng luha dahil sa kasiyahang nararamdaman. Yee! Napahinto sila nung magsaboy ng petal si Aiza. Aiza? Anong ginagawa mo dito? Sinama ako ni Kuya Zephyr, taga-Cheer, sagot ni Aiza at nagtawanan naman sila. Matapos nga na mag-propose ni Zephyr ay agad na pinaghandaan nilang kasal nung makauwi sila sa Pilipinas. Tuwang-tuwa naman ang pamilya ni Zephyr at kinansawan pa ng kuya niya na akala nito ay tatandang binata ang kanyang kapatid. Sinong tatandang binata? Inaunahan pa nga kita, kuya. Paano ba yan? Pang-aasar pa ni Zephyr sa kuya niya at nagtawa na naman ang pamilya nila. Napakaluwang ng pagtanggap ng pamilya ni Zephyr kay Aini nung ipinakilala niya ito. Sumapit ang araw ng kasal nilang dalawa at umattend naman ang mahahalagang tao sa kanilang buhay at mga kaibigan. Zephyr, you may now state your vow. Saad ng pari. Aini, Peanut, or kung sino ka man, I know that fate really brought us together. Sinong mag-aakalang ang batang nagligtas sa akin nun? Aysa din palang katsatmate ko. At siya rin kapitbahay ko. Napaglaruan man tayo ni Cupido pero nanatili pa rin ang palaso at naiwang nakatarak sa ating mga puso. I promise to be a good husband and a good father sa mga magiging anak natin. Hinding-hindi ko kayo pababayaan at magkasama nating pangangalagaan ang ating pamilya. Mahal na mahal kita, Aini. Sambit ni Zephyr at saka isinuot ang singsing. Zephyr, Banana or kung sino ka man, simula pa lang nung nakachat kita, napapangiti na ako kahit hindi pa kita nakikita. Siguro ganun kalakas ang radar ko sa mga pogi. Pero alam mo kung anong mas minahal ko sa'yo? Yun ay ang mabuti mong puso. Pareho tayo na may iisang layunin na tumulong sa kapwa natin. At isa yun sa maipagmamalaki ko na ang asawa ko ay may busilak na puso. Akala ko hindi na ako makakapag-asawa at forever na lang magla-live selling. Pero nung dumating ka, you gave me another path to walk through para makatuntong sa bagong stage ng buhay ko. I love you so much, Zephyr. And I will not love anyone else like how much I love you and our future children. Saka isinuot naman ni Aini ang singsing kay Zephyr. You may now kiss the bride. Wika ng pare kay Zephyr. Sa pag-angat ni Zephyr ng belo ay nasilayan niya ang magandang mukha ng kanyang makakasama habang buhay. Hindi na rin napigilan ni Zephyr ang mapaluha bago marahang inilapit ang mukha sa dalaga at nilapatan ng masuyong halik sa labi. Noong ibabato na ni Aini ang bulaklak ay pinigilan siya ni Zephyr. Kinuha ni Zephyr ang bulaklak at inihagi sa kuya nito na nasa luna manun. Ayan kuya, girlfriend na lang ang kulang. Tsaka sila nagtawanan habang napanguso naman ang kuya ni Zephyr bago inamoy-amoy ang bulaklak. Matapos ang kasal ay nagpasalamat sina Zephyr at Aini sa mga guest nung nasa venue na sila. Sobrang saya nila nung araw na yon at walang mapaglagyan. Magkatuwang na pinatakbo ni Zephyr at Aini ang kumpanya, kung saan mas nakilala pa ang Amore Fashion sa larangan ng mga clothing brand na sikat sa bansa at nage-export na rin sila ng mga produkto sa ibang bansa. Makalipas ang ilang buwan ay nagsilang naman si Aini ng triplets. Sino ba naman ang hindi makakatatlo sa sobrang active ni Zephyr? Tuwang-tuwa naman sila na nabigyan sila ng anghel na mas bubuo sa masaya nilang pamilya. Paano nga ba tayo nakakahanap ng makakasama natin sa buhay? Meron ba talaga tayong mga standards na isiniset? Or depende ito sa kung ano ang mararamdaman natin sa isang tao sa oras na pagtagpuin ni tadhana ang landas ng isa't isa? Maraming pangyayari ang imposible, pero minsan, ang malaking mundo ay lumiliit upang ang dalawang puso ay magtagpo. Kagaya na lamang ni Zephyr at Aini, na tila nilito man ni Cupido,
ay sa iisang tao lang pala ang sa kanila ay nakatadhana na ipinagtagpo. Wakas, isa na namang kwentong puno ng tuwa, kilig at pag-ibig ang ating natunghayan ngayong araw. Kaya naman maraming salamat muli sa inyong walang sawang pagkikinig at pagsubaybay. Kaya syempre, ngayon ay muli tayong babati sa ating mga avid listeners. Hi to Roland Cañete from Negros Occidental, Joe Agpalo from Qatar, Melissa Purificacion from Bicol, Marites Magsayo from Calambas City, Laguna at Ellie Pads from QSA. Muli po ay thank you sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.